church na makikita natin ngayon sa lungsod ng Quezon ay ang pang-anim na nitong simbahan. Una itong itinayo sa Intramuros noong 1587. Mga misyonaryong Dominikano ang nagpatayo nito sa tulong ni Obispo Domingo de Salazar, ang unang obispo ng Maynila. Ipinangalan nito kay Santo Domingo de Guzman na kilala bilang tagapagtatag ng Order of Preachers o mas kilala bilang Dominicans. Pinasinayaan ito noong Enero 1, 1588. Dalawang taon matapos ito itayo, bumuho ang simbahan dahil sa isang lindol. Muling ipinatayo noong 1592. Dumating ang Our Lady of the Rosary o Lanaval noong 1593 na nagdala ng pagkakakilanlan sa simbahan. Nasunog noong 1603 at nasira ng lindol noong 1645 at 1863. Ipinagawa ang panglimang simbahan noong 1867. Si Felix Rojas, ang pinakaunang arkitekto sa Pilipinas, ang gumawa ng disenyo ng simbahan. Nasira muli ito noong 1941 dahil sa pagbobomba ng mga sundalong Hapones. Napagdesisyonan na ilipat na ang simbahan sa kasalukuyan nitong pinatatayuan. Si Jose Maria Zaragoza ang piniling arkitekto. Pinasinayaan ni Rufino J. Cardinal Santos ang kasalukuyang simbahan at ipinahayag ng Philippine hierarchy bilang National Shrine of Our Lady of the Rosary noong 1954. Idineklara ang Santo Domingo Church bilang National Cultural Treasure noong October 4, 2012. Meron paniniwala ang ilang mga tao na kapag nagpakasal sila sa Santo Domingo Church, hindi sila maghihiwalay. Maraming sinasamba ang mga deboto sa Santo Domingo Church gaya ni na San Lorenzo Ruiz, San Martin de Porres, Blessed Margaret of Castello, St. Vincent Ferrer, at Santo Domingo de Guzman. May mga novena na ginaganap sa iba't ibang araw para sa mga nasabing santo. Ngunit, ang talagang dinadaya ng mga deboto ay ang Our Lady of Lanaval de Manila. Lord, open my lips, and my mouth shall hear the praise. God, come to my aid. Lord, make haste to help me. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Nakapanayam namin si Brother Mervin at nagkwento siya tungkol sa maikling kasaysayan ng Our Lady of Lanaval de Manila. Yung mga Dominicans, they have this love for Mary. Meron silang strong devotions, Our Lady of Lanaval. In fact, yung mga Spanish Dominicans na pumunta from Spain, nang dumaan sila sa Mexico at pumunta sila dito sa Philippines, nagdala sila ng isang image ng Our Lady of the Rosary. Yung image ng Our Lady of the Rosary yun ay made of wood. Eventually, meron ikalawang image. Yung image na nakikita niyo ngayon na venerate na na-venerate dito sa Santo Domingo Church, that is the second image talaga na naging sikat sa Santo Domingo. Yan ay na-commission ay mga 1590s. At simula nun, yan na yung naging parang principal image ng Our Lady of the Rosary. Binanggit din niya ang kwento ng Battle of Lanaval na nagdala ng pagkakakilanlan sa Our Lady of Lanaval de Manila. During the Spanish period, kasi dito na-attribute yung miraculous rescue ng Philippines from Dutch invasion. And remember, no 1646, there are a series of battles, naval battles, that took place in the waters of the Philippines. Masundalo na to, pag sila'y pumupunta sa gyera, sila ay nagdadasal ng Santo Rosario. There was even a panata among these soldiers na kapag napanalunan nila yung isa sa mga naval battles nito, babalik sila sa Santo Domingo na nakapahan. So, nung nanalo sila, ginawa nga nila yun. Itong mga stories na to about the intervention of the Our Lady of the Rosary, kumala talaga sa Intramuros at sa Manila. Kaya at that time, talagang sumikat yung devotion sa Our Lady of the Rosary, Lanaval de Manila. Para ipagdiwang ang Our Lady of Lanaval de Manila, merong annual Lanaval Feast Day. Second Sunday of October, we
celebrate the Our Lady of the Feast of Our Lady of the Rosary. 9-day novena masses yan at marami tao ang bumibigay. Pero apart from that, throughout the year, meron kami tinatawag na perpetual novena. Yung mga tao dito ay pumunta every Saturday to pray the perpetual novena. Bukod sa novena, meron ding prosesyon na isinasagawa para sa Our Lady of Lanaval de Manila. May iba't ibang rason kung bakit nananalig ang mga tao sa Our Lady of Lanaval. Nakapanayam namin si Michael, isang deboto ng Our Lady of Lanaval de Manila. So hi, I am Michael Fabian, currently second year studying Bachelor of Music major in Music Education, and I've been a devotee of Our Lady of Lanaval since I was 9 years old. So, bakit nga ba ako naging devotee ng Lanaval? Kasi since 2009, I was a member of the T+S Santo Domingo, the oldest existing boys choir in the Philippines na officially kumakanta during Lanaval. So, at the beginning, parang ano lang siya, parang kailangan kong gawin kasi it's part of my obligations as a choir member. Pero nung mas tumanda na ako, mas naintindihan ko na kung ibig sabihin ng Lanaval na hindi lang siya hindi lang siya kinakantahan, kumbaga isa siyang relasyon between me and the Blessed Mother na hindi lang andun ako para kumanta sa kanya, pero andun ako dahil mahal ko siya at nagiging personal yung relationship naming dalawa. In the question na kung meron ba akong hiningang prayer or may na-answer na prayer, siguro yun na yung pagkapasok ko dito sa conservatory, because nung bata ko, ito yung pinaka-dream ko din actually na maging, na makapag-aral sa conservatory. Na pinagdasal ko siya talaga nung Lanaval, nung senior high school ako, and then po, luckily, sa awa ng Diyos, nandito na ako ngayon sa conservatory. So yun yung matuturing ko na answered prayer na through the intercession of Our Lady of Lanaval. So in the question na paano ko pinapakita yung devotion ko, there are two things na ginagawa ko. One is that kinukompleto ko talaga yung 9 days na novena. It became a struggle ngayong nag-college na ako kasi iba-iba yung schedules, and sakto kasi na meron kaming rehearsals din sa gabi. So what I did is gumigising ako ng umaga para magpunta ng Santo Domingo to attend mass yung madaling araw. So it's a little sacrifice then for my devotion. Pero kahit na wala akong specific na hiningi dun sa pagde-devotion ko, yung pagde-devotion ko na yon, the thing there is that mas napapalalim ko yung faith and yung relationship ko between God and between Mama Mary. Maraming naiambag ang Santo Domingo Church sa ating kasaysayan at sa ating bansa. Noong 1970s, dito ginanap ang lamay ni Ninoy Aquino. Sa Santo Domingo Church din makikita ang talento ng iba't ibang national artists sa Pilipinas. Ang kahanga-hanga nitong desenyo ay ginawa ni Jose Maria Zaragoza, isang national artist. Si Carlos Botong Francisco naman ang gumawa ng ilan sa mga murals ng simbahan. Ang mga bintanang may desenyo na nagpapakita ng iba't ibang bagay, gaya ng 15 Stations of the Cross, ay ginawa ni Galo Ocampo. Tunay na napakayaman ng kasaysayan at kultura ng Santo Domingo kung kaya't napili namin ito. Sa kasaysayan ng simbahan natin makikita kung gaano kalaki ang impluwensya ng mga Espanyol at ng Katolisismo sa ating bansa. Dito din natin makikita kung gaano kagulo ang ating bansa noong panahon ng pananakop ng mga dayuhan, sapagkat isa ito sa ikinasira ng simbahan. Napakadaming nangyari sa simbahan. Ilang beses itong nasira, ngunit patuloy pa din itong tumatayo at nagsisilbing lugar ng pananampalataya ng mga deboto.